nandito ako sa Bio Research Bio Pigeons dito sa Sukat, Paranaque. So na-invite ako dito para makita natin yung mga magaganda at mga linyada ng mga kalapati dito. So syempre, sasabihin at tatanong natin kung magkano ang presyuhan ng mga kalapati dito. Ayan, kung nakatansinin nyo, may mga iba't ibang itsura dyan. So lahat yan ipapakita ko sa inyo mamaya. So hindi kayo mga farmers, samahan nyo ako. Good afternoon sa lahat po ng viewers ng Thessalonica Farm. Ako po si Mr. Allen Lee, ang Pigeon OIC ng Bio Research Bio Pigeon. Sa lahat po ng kalapatids na viewers ni Tessa, lahat po kayo are welcome to visit our place. Bukas po kami, Monday to Sunday. Love visit time is from 8 a.m. to 5 p.m. Free entrance. Wala pong obligasyon bumili, pero lahat po welcome pong makabisita po dito sa amin. Salamat po. So thank you Sir Allen sa ipag-invite. At syempre, bago tayo mag-start mag-vlog, kailangan ko daw mag-autograph. So nakakatawa naman at first time natin to nagawa. So ayan, dito na lang ako banda. Overlap mo naman sa pangalan mo. Tapos with date. Sorry, excuse me. January, ano ba ngayon? 26, 2024. Yan. So, yan. Nakita nyo. Nakahanan na tayo. At ready to vlog na tayo dito sa Bio Pigeons. So, yung mga farmers, syempre, ang first natin na i-ask is yung history dito sa Bio Research and Bio Pigeons. So, si Sir Allen na yung magsasabi. Ni Tessa, ang Bio Research is more than 50 years na sa pet business industry. Bali, we are distributor, importer, exporter, wholesaler, reseller ng mga different pet products. At ang Bio Pigeon naman, nag-start ito way back 2010 dahil na rin sa request ng mga pet shop customers namin. Nagre-request sila, total ang Bio Research are importing quality pets and pet products, bakit hindi din daw namin itry mag-import ng mga quality racing pigeons? Because ang kanilang mga daing ng mga panahon na yon, sobrang mahal daw ng mga quality imported racing pigeon. At hindi sila basta-basta nakakakuha ng mga quality racing pigeon, especially sa mga kilalang fanciers. Dahil hindi sila minsan pinapansin daw. Nung pumasok ang Bio Research sa pet, sa racing pigeon business, na-create ang Bio Pigeon. Dito sa amin, lahat po ng kalapatids are welcome to visit us. At nag-sponsor pa ang mga generous ninong foreign suppliers namin. Quality racing pigeon as low as 1,000 each abot kaya ng masa. Opo. At lahat po, welcome po bumisita. Walang obligasyon bumili. So ito mga farmers, so dito sa first stop natin, dito natin makikita, dito ang pigeon showroom. So dito kayo makakita na iba't ibang linyada ng mga pigeons, iba't ibang klase. So mami, papakita ko namin sa inyo yung mga perpiraso dito para makita nyo sila na malapit. So ito mga farmers, unang African Black Eagle. So yan yung itsura niya. Sabi ni Sir Allen, kung mapansin ninyo, may crown siya sa taas. So, ayan. Kakaiba yung kalapating to. Ang characteristics ng African Black Eagle are extreme long distance bird with speed sila. At ang nakakatuwa,
ang mga customers namin who tried using the African Black Eagle sa mga race dito sa Pilipinas, all of them won jury smash race. Ano yung smash race? Masama ang panahon. Wow! Ang galing! Ang galing! May ganun ka pero karakteristik na nakabalakbak na ako. So, yung may mga ganun kalapati na when may mga problema sa weather. Yes. So, yun yung mga kakayanan sila. Kahit na masama ang panahon. Ang galing! So, yun yun. African Black Eagle. So, ano yung may ground siya? Ano ganun lang po talaga siya? Product of genetic mutation. Kaya product ganyan. Of genetic mutation yung kanyang crown sa ulo. Ayun. Argo yung yeah, naman, parehas. Yung regular na African Black Eagle. Ay! Nanono ka! Yeah, ganda, no? So ito, Andre Litar. So para mga Francis yung ano, Andre Litar. So yan yung itsura niya. Ano naman so yung karakteristik nito? Long distance bird with speed naman. Ah, with speed. So yan. Ito, yan, Bricock. Pakita ko lang sa inyo. Once naman mapakita ko sa inyo. So, ito yung showroom. So, ito na po lahat yung mga video. Sulyap pa lang. Sulyap pa lang. Ibig ko sabihin, sir, yung sa dami ng mga pigeon sa labas. So, ito rin yung mga breed nila. Yes, yes. Parang ibig sabihin, parang ito sample. Then, yung marami na lang sa kabila. Yes. So, yun. Bali, yung mapapakita ko sa inyo mga farmers ngayon ng mga breed dito. So, pagpunta tayo sa maramihan nila, Sir Allen, yun din yung mga breed na binibreed nila. So, para pakita ko sa inyo para maging aware guys sa mga itsura ng mga pigeons dito by bloodline. So, next natin mga farmers itong Bricock, sir. Bricock. So, yan. Tingnan natin yung Bricock. Yan, may itsura niya. Sir, Alan, characteristic ng Bricock? Long distance bird with speed din ang mga Bricock. Okay. Next po natin is? Bouchard. Bouchard. Black. Long distance din siya. Ito, itsura niya. Ang ganda kakaiba, hindi siya pare-pareha sa ibang ano kalapati. Ano saan galing? Saan galing ito, sir? Originate? Imported from, actually, almost all racing pigeon originated in Europe. Europe? Pero ito, mga breed na sa US. Originate siya sa Europe. Next natin. Catrice. Ang next natin na bloodline. So, yan. Parang may pakat-mataba siya. May itsura niya compared sa mga, mga ibang Desmet Mati. So yan, sa pangalan pa lang, iba na yung line niya. Next na. Ano? Para alam na nila yung mag-blood din, alam nila yung... Long distance bird sila. Long distance. So yan, para malaman ninyo yung mga blood din sa mga kalapati once na gusto ninyo mag-breed or mag-alaga. So may mga idea na kayo at nandito yan ma-available. Yeah, katulad so, yung Del Bar. All distance. Ibig sabihin, kahit saan karera, pwede sila. Okay, so ito all karera. Ang ganda ng kulay. Parang naka-helmet. Diba, ang ganda, buti. Wow. Next natin. De Bruxelles. Yeah, imported from Belgium. So from Belgium. De Bruxelles. Karakteristik nito, sir? Long distance. Bird. Okay, long distance. Next. Detroit Packard. Long distance bird na may kakayanan tumawid ng dagat. Wow! Karakteristik naman niya is yun daw. Nakakatawid sa dagat. Long distance long bird. Long distance siya. With ability to cross oceans. Cross ocean. Galing! Ito sir. Emil DeWert. Long distance bird with speed. With speed din. So karamihan talaga siya pang long distance. Yes. Pero yung mga itsura niya, sir, iba-iba, no? Ito kakaiba, Sir Allen. German imprint. Mga long-distance bird din yan. Wow. Gray ang kulay. Next is Jean Grandolier. Yan, inotice niya yung kanyang paa. Ang ganda. May balahibo sa paa yan. Hindi po ba ito nanonok ba? Ayan, ang ganda ng paa. Oh boy. Yan tawag yung iba. Or putin. Ang ganda. Pero ako na yan. Ang cute. So next natin, Gurney. Ayan, Gurney. Short middle distance. Lahat, bakit siya lang sa dudong yun. Oh, next natin is Hoben. Hoben. Oh, sige, okay lang. Ang Hoben are, pwede siya sa short, pati sa long distance race. May ability din sila makatapos ng karera sa masamang panahon. Wow, ang galing.
parehas dun sa isa. Kasama yan, no? Hoist and bandring. Ganun pareho din sila, sir. Yes. Long distance bird with speed and have ability to finish even hard races or mga smash. May tatanong ako dito. Sir, yung kung sa manok, may mga nagpo-crossbreed. So, dito sa pigeons ba, nagpo-crossbreeding kayo? Sa racing pigeon, pag nag-cross, ang tawag sa kanila is hybrid cross. Crossing of two different bloodlines only. So, meron din po kayo? Meron din gano'n, yes. Okay, pero ito po mga nakita din, puro pure lines. Puro pure lines pa mga pinapakita ko sa inyo. So, ano to sir? Di ko maalala. Yan. Hoisken Banril din na crested ulit. May puyo. May puyo. Ayan, no? Ayan. Ang galing. Kaiba yung itsura. Then, John Arden crested. Ang tawag sa kulay na yan, yan, ibang kulay pa yan. Andalusian. Parang may palong naman to sir. Parang may palong. Yan naman, John Arden Barless. Kasi ang regular kalapate, may dalawang buhit yan eh. Apo. Sa pakpak yan, nawala, napura. Barless. Ito, mga breeders na ito eh. Ay, ito mga breeders na ito. Ayan, pwede mo pakita lang. Pakita mo lang siya, breeders. Mga pares-pares yan, mga breeders. Meron isang pedi-share si Robert Ellis. Pinupunta yan dito. Yan ang ginagawa niya. Laki ng mga fish. Ito yung nakapalong sa mga fish. Ang abilis na kakamagkano pa naman. So dito sa linya na to mga farmers, ayan, makita niyo na dito nakalagay yung mga young birds. So kung mapansin niyo, by under 1,000 pesos each, meron na po kayong mabibili ng mga kalapate dito. So yan, abot kaya na ito at magaganda po rin yung klase. Itutok natin sa kaniyang itsura para makita niyo maigi. Yan, ganda. Pakitaan ko din kayo ng kulay puti. Ito yung mga puti. Yan, young birds. 1,000 each to, Sir Allen. Ayan. So, once na gusto nyo nag-start, so may mga kanila. Ito yung puti, Ben. Hindi pa pangkasal. Kapag hawak ng manok po na kalapati, Tessa. Mandala ka. So, ito ay tipplers. May 1,500 each. Itong dalawang fingers mo, kasi itik mo sa paa. Apo. Then. Ah, okay. Sige po. So, yan. Yun, di ba pala? Di ba't manok ka pa? Magutas kamay ko nito. So ito, tipplers mga farmers. Hindi tippler yan, racing pigeon. Racing pigeon, ayan. 500 each to, sir. Sa ganyan, medyo mas mataas yan. Mataas sa konti. Sa 2,000 ang isang ganyan. Ang ganda. Puti. Yan. So, paano yung sir, alat, ibabalik ko na ba ako? Yung tippler, actually, naglulugod kasi siya, hindi siya maganda yung video eh. Pwede yung mamaya. So, yun, dito yung showroom mga ka-farmers. So, ito yung una natin na pinuntahan. So, yung napakita ko sa inyo ay konti pa lang yun ng mga ninyada or breed. So, dahil marami to, hindi ko nalang maisa-isa. Pero yung pinakita ko sa inyo ay isa sa pinakamagagandang breed ni Sir Allen. So, ilan po pala, Sir Allen, yung total breeds ninyo or ninyada nyo dito sa Viking? We have more than 60 lines available. Ayan po sila. Ayun. Ha, 60 lines. Yan na rin yung characteristics niya. And welcome to our Pigeon and Product Supermarket. Dito naka-display ang mga iba-ibang mga gamit pang kalapate. At dito, lahat po ng kalapatids na may negosyo na pang kalapate like mga beef perch, training box, with hood box, feeders,
ay welcome na magpa-accredit sa amin at mag-display ng produkto nila dito. All kalapatid na may negosyong ganito are welcome na mag-display dito sa amin. So, yung derby box nila na tagay sa manok, so mas maliit. Pang kalapati. Pang kalapati. Welcome po ang lahat ng may, kahit ang mga backyard na gumagawa ng mga training box, lahat po kayo welcome pong magpa-accredit dito sa amin. Sapagkat ang aming market is not only nationwide, meron din kaming international market. Malay natin ang gawang Pinoy eh ma-introduce natin sa abroad. Nila. So, ano nandito? So, syempre sa mga kagaya ko, kailangan to. So, dito nakalagay lahat ng mga vegans, ayan, mga nag-vlog sa Kalapate. So, dito lahat, napakadami niyan. So, meron pa dito sa likod. Lahat na pumunta dito at nakapag-vlog is na-feature dito sa kanilang vlogger station. Ayan. So, kung makakakilala niyo, ayan, si Kim Cam. So, ito napapanood ko si Madam Love TV. So, ito medyo napapanood ko at si Ma'am Amber. Amber Love TV. So, magugulat kayo mga farmers, no? Sa daan dami rin pala pong mga nag-vlog about sa pigeons. So, sa ganitong klaseng content. So, kapag isa ka mga farmers na nag-vlog, free to visit ka dito. So, yan, kasama naman natin si Ma'am. Hi, good afternoon. Ako po si Beth. Nandito po tayo ngayon sa Bio Research, Sukat Paranaque Branch. Dito po sa ating newly renovated pet hypermart. Welcome po, Ma'am Tessa. Thank you. Sa pet shop po natin. Ayan, so, yan. Pasok ito yung kanilang pet shop. So, pasok po tayo, Ma'am. Pasok tour na tayo ni Ma'am Beth. Hypermart. Dito po sa Pet Hypermart, makikita po ninyo dito yung 5 pets, ma'am. Oh, 5 pets. Mayroon po tayong fishes, dogs and cats, may small pets, may birds, and reptiles. Oh, well. Makita yung koy? Ito po sa New Pet Triangle, makikita nyo po yung mga accessories ng ating mga pets. All lines of products po available. Lahat po ng mga kailangan nyo for your pets, pwede nyo po mabili dito sa amin. Hindi po pala kami mag isang branch lang. We have other branches. Saan po ang iyong mga branch nyo, ma'am?
meron po tayong branch sa SM Mega Mall, Festival Mall, at saka SM North Exa. So yun po, malapit kayo dyan, pwede kayo bumisit. Ano pa nga lang ma'am na inyong mga shops? Bio Research. Ayun, Bio Research. Hanapin nyo na lang sa mga available malls. Yes. All products available. Mga products. Ayun, sorry, in-import. Welcome po sa aming glass aviary. Diyan is naka-display ang iba-ibang uri ng mga ibon, mga small pets, at iniimbitahan ko po ang lahat ng backyard breeders. Pwede po kayong mag-supply sa amin ng iba-ibang mga pets like parakeets, African lovebirds, finches, cockatiel, canary, etc. sa ibon. At sa mga small pets, katulad ng rabbit, hamster, guinea pig, mga mice. Dito, pwede po kayo mag-supply sa amin. At pwede din namin ma-supply sa ibang mga customers namin ang mga isusupply nyo sa amin. We are also offering to international market. Malay natin, soon, ang mga pinoproduce nyo dito sa Pilipinas na pwede ho natin mamarket sa ating mga nearby Asian countries. Kaya lahat po ng backyard breeders, I'm encouraging you na ituloy nyo o gawin nyo ang business ng breeding ng mga birds and small pets. Salamat po. Welcome mga ka-farmers! Nandito tayo ngayon sa condominium ng mga kalapate. Ayan, so tingnan natin kung ano napapalob dito sa kanilang condominium. Ayan, Sir Allen. Ayan, dito na yung ano, iba't ibang, nakaiwan mo lang na yung bawat. Bawat linyada, yes. So, ayan, no? Manok, kapag kapisa ng sisyo, marunong nang kumain ng isa, ang kalapate is dependent sila sa magulang nila. Sinusubuan ng magulang yan. Ayan, so makikita na lang natin yung mga different lines sa ating mga kalapate. Tapos dito, ito yung kanina binanggit mo na tinuturo ng mga foreign suppliers o mga ninong namin. Keep your loaf moderately clean. Okay. Yan, ganito lang. Huwag sobrang linis dahil humihina ang resistensya nila. Huwag din naman saksakan ng dumi. Katamtaman. Mas ano po yan, actually dito kasi, papasin nyo. Saka, papasin nyo yung pupo nila. Okay. Naka-elevated. Tuyo. Elevated din siya. Naka-elevated. Tuyo. Sa kabilugan. Because of the probiotics yan. Yung po palang dumi nila, nagigipunti ba yung matatak? Yes, organic fertilizer yan. So may tatanong tayo importante kay Sir Allen, kasi dito sa condominium nila ng pigeons, may napansin ako na hindi masyadong maamoy yung mga ibon, tapos hindi rin siya langawin. So i-ask natin kung paano nila napapanatili na ganito yung kanilang sitwasyon dito. Balintesa, ang sikreto dyan is ang aming Ninong's probiotic. Katunayan, nung pandemic, kung saan lahat ay naka-face mask, may challenge nga kami eh. Remove your face mask for 5 seconds. Inhale if you can smell foul odor. Kasi wala nga kayong maaamoy. Yan is gawa ng Ninong's probiotic, which is inahalo sa kanilang tubig. Kaya kung inyong mapapansin, ang pupo nila, tuyo. Manok. So, yung sa alam nito pala, pwede po ba sa manok itong probiotic? Yes, kahit sa anong hayop pwede yan. Hahalo lang yan sa kanilang inumin. Ang pagtimpla po yan, 2 kutsarang probiotic sa 1 litrong tubig. Tapos may challenge pa, wag lang sana mababasa. Pag hindi nababasa yung kulungan o yung lock, ang gawin nyo, walang linisan. Walang linisan. Ang gagawin nyo lang, i-sprayan nyo ng probiotics yung pupo nila. Parang ganyan ang nangyayari. Wala talagang amoy. Yes, wag lang mapapasa. Pag yan, ating winisigan ng tubig,
within few seconds, yung ammonia niya tataas na agad. Kaya dapat tuyo ang lugar. So, nagkaroon tayo ng problema dati sa Rhode Island, si Malangaw. So, pwede pa rin natin mag-try sa mga manukan natin, yung mga malalangaw na manukan. Available din po ito yes, sa inyo, sir? Yes, available. Ayun, yung kung gusto niya, meron din naman link sa baba na lang yung mga details. So, ano ba sa probiotics ang nakalakip dyan? So, ito, promotes good health, aids digestion, digestible nutrients, enhanced food utilization, vitamin absorption, less food needed, prevents diarrhea, best for conditioning, increases immunity, increases vitality, boosts energy, amino acid added, muscle damage repair, faster recovery, eliminates stinky smell, repels insect and less nest box contamination. Reduce harmful bacteria population, decreases mortality rate. So, wala ka nang hahanapin pa. Nandito na lahat. So, ito mga ka-farmers, pakita ko sa inyo yung mga kalapatan na dito. Hindi ko sa floor na ito, nasa around 2,000 piraso ng mga kalapate at iba't ibang klaseng mga bloodlines and mga linyaga. So, ayan, tingnan na lang ninyo siya. Hindi ko mega sale. So sa presyo na normal price na nasa 3,000 pesos to 10,000 pesos per each. So down na lang siya ng 1,500 pesos per piraso. Ayan, so yun, marami po mga linyado dyan. Ang gaganda po nung 1,500. So down na siya ng 1,500 pesos. So lahat ang nakikita nyo dito sa sites na ito, hanggang dulo, ayan. So ito ay 1,500 na lang po. At if ever gusto niyo pumunta, pwede naman kayo dito bumisita sa Sukat Paranaque. So once malapit lang kayo dito sa Sukat Paranaque at ready naman kayong pumunta at bumisita para bumili, so pumunta na kayo hanggang sale pa, dito lang po sa Sukat Paranaque. Pwede naman ninyo i-Google Map yan, Biopig yun, lalabas na yan sa Google Map. Then once naman na sa province kayo at gusto niyo mag-acquire ng mga ganitong klaseng pets or mga pigeons, so may mga kausap din sila sir dito na mga riders. Mag-message na lang kayo sa bio-imported Biopig yun. So, nasa link na lang po or description box yung ang pinaka-pwede nyo contact. So, dito mga farmers, nandito naman yung tinatawag nilang Ninong's Corner. So, nandito daw po mga farmers yung list, all list nila ng mga napamahagiana ng give birds na program nila. So, ano yung ibig sabihin mga farmers? So, ito na yung mga nakakuha or nakatanggap ng mga libreng mga ibon sa kanila na worth 50,000 pesos po ang isang piraso ng ibon or ng kalapate. So, siguro tumototal na rin po ng halos millions na yun na pamigay nila. So, saan po pamamahagi yan? So, una po, sa nag-seminar. Once na nag-seminar kayo dito, may chance po kayo makakuha rin ng libre pong mga ibon sa kanila. Pangalawa po is sa vlogging. Ang pangatlo pala ay sa vlogging. So, once na nag-vlog kayo dito, makaririn kayo makatanggap once na nag-content kayo sa kanila. So, pwede rin po kayong makatanggap ng gift birds. So, ang pangalawa naman po is, ano ba yung pangalawa, sir? Race winners. Ayun. So, yung pangalawa naman, sir, yung pangalawa naman po is yung race winners. So, syempre, nagbibigay sila ng mga prizes once na nanalo po yung kanilang mga customers dito. So, ayan, all over po, nasa million na po yung napamigay nila. At ito na po lahat ng list ng kanila pong mga napagbigyan. So, ayan, nandito naman tayo kasama natin si Ma'am Arlene Carmelo. Hello. So, ano man ma'am ang inyong dito ipapakita sa akin? Yes. Dito po sa Bio Research, meron din po kaming department, Industrial Pump and Machinery. Machinery naman si Ma'am. So, ito po yung mga pumps and motors. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga different kinds of pumps and motors natin. Watering pump. Made in Italy po ito, Caprari po ang brand. Ito din po, ito po yung pwede nating i-top up sa mga
engine motors. Pwede natin itap dyan. Caprari din po siya. Meron din tayong submersible deep well pumps. Ay, deep well pump. Ako, deep well pumps po ito. Sewage pump po yun. Ito po yung engine driven pump. Ito po yung ginagamit natin sa mga puti. Wala po yun. Meron din tayong mga household pumps. Ito yung mga ginagamit natin sa bahay. Para pang-boost ng tubig. Tubig. So, Maynila. Oo. Paralakasin natin. Ito po siya. Ito din po yung mga dewatering pump. Ginagamit po ito sa mga construction. Yan po. Meron din po tayo. Ito din po. Meron tayong centrifugal pumps. Meron tayong... Ito ginagamit po natin po sa mga chemical pumps. Ito... Pwede din po ito sa maliit na pang, halimbawa may baha tayo. Opo, pwede. Itatransfer natin yung baha. Lalabas natin. Ito po yan. Ito din po, chemical pump, sewage pump po yun. Ito naman po, ginagamit naman po pagka mag-change oil tayo sa sasakyan. Yan po yung machine na ginagamit. Opo. Meron din po tayong mga pressure washer, ring blower para po sa wastewater natin, yung mga... Sa pumping. Ito din po, dewatering pump construction din po, sewage pump po yung yellow. Ito po yung, mabilis tayo. Ito naman po yung submersible deep well pump, kinukopol po yan sa motor. Ito po yun, pagka kinukopol po siya sa motor, ito po yung pump, ito po yung motor. Sa deep well pump, so sa ilalim siya ilalagay. So, meron din po tayong filters sa pampambahay natin to. Sa mga... under the sink, meron din pong sa countertop filter. Ilalagay nyo lang po ito sa may grill po natin. Pwede po yan para panghugas ng mga butas na pwede rin po panginom yan. Kasi meron ng complete na po siya ng carbon kapag sediment filter. Meron din po tayong pangmalakihan. Merong 20 inches and 10 inches. Meron pa rin tayo dun sa taas para mas complete po siya. May tanong ko ma'am yung pag gusto po mag-order, so may mga pages naman kayo. Meron din po. I-contactin lang po. I-bibigay ko po yung... Okay. So, yung details once you order online. So, ilagay ko na lang sa description box. Nakatanggap po ako ng one pair ng Utility King Tigyon. Ayan. So, ito naman po, two pairs ng imported pure line English Flying Tippler. At meron din po akong isang pirasong John Grondelier Booted Racing Pigyon. At ito naman, meron din napakabiyot na pineapple bantam chicken. Ayan. So, yun na. Maraming salamat, Bio Research and Bio Pigeons. And syempre, most especially, thank you po sa mga Ninong's Foreign Supplier. Ayan, maraming salamat po sa mga natanggap ko. At syempre, sa mga merchandise natin. Ito, isama ko na. Nakatanggap din po ako dito ng mga cups. Marami pong mugs. Syempre, mga t-shirts po natin. Ayan, meron din. At syempre, sa libreng paki-FC ng ating mga Ninong's Foreign. Maraming po salamat, Ninong. So,
Yun mga farmers, yun yung total pag-ikot natin dito sa buong bio research, bio Ampigyon. So napakalaki at baka bumalik pa ako dito para makapag-exclusive vlog pa ako sa mga importanteng bagay. So at least na-highlights ko sa inyo yung pinaka-importante ngayong araw, yun yung mga pigeons nila ng bio research at bio pigeons. So ang nagustuhan nyo itong video ko mga farmers, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Alam Sir Allen, maraming salamat sa pagbisita dito. At sa mga viewers, inibitan ko po kayo lahat na makabisita po dito sa amin sa bio research, bio pigeon. Located po kami sa 8362 Dr. A. Santos Avenue, Sukat, Paranaque. Log visit time is from 8 a.m. to 5 p.m. Free entrance, walang obligasyon bumili. At sa mga hindi po naka-subscribe, yes, please click the subscription button. Yes. At para updated kayo sa lahat ng bago niyang vlog, please click the notification bell. Salamat po. At syempre, please like the reach din. Bio Pigeon or Bio Pure Line Racing Pigeon, meron din Bio Crested. Lahat nasa description box na pwede nyo i-click yan. So yun mga farmers, thank you for watching.